Magandang araw muli mga kapatid. Sa video na ito ay mayroon naman muli tayong i-resolbang problema ayon sa pananampalataya na mahirap maunawa nung iba na mahirap din makakaunawa. Dito sa puntong ito ay papaliwanag ni Brother Eli kung ilan nga ba ang Diyos. Dahil may nagtanong, natural, may sagot. At para hindi na po tayo magtagal mga kabayan, pakinggan na natin, iisa nga lang ba ang Diyos or marami? Ito po ang sagot. Sa Old Testament ito, marami yung talatang sa aming mga iglesia ni Kristo sa teksto sa pagsamba. Na? Marami mga sitas doon, hindi ko lang Na? Maraming sitas doon, sinasabi ng Panginoon Diyos na isya, isa lang at wala nang iba. Ah, talaga marami. Masahin natin, isa-isa ho, pakinggan niyo. Sayas. Masabel. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Ako ang Panginoon, walang iba. Liban sa akin, walang Diyos. Isa pa. Tagapagligtas naman. Ako, sa makapitbagay ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Tama? Sulat siya. Tanong, bakit ganon? Kasi hindi pa pinapakilala si Kristo noon. Hindi pa. Kaya sa akin, ako lang ang Panginoon. Eh pagdating ni Kristo, ginawa siyang Panginoon. O ilan ang Panginoon? Dalawa na. Tapos, liban sa akin, walang tagapagligtas, sabi ng Diyos nung una. Eh si Kristo, ginawa ang tagapagligtas. Ilan ang tagapagligtas? Dalawa na rin. Masama ba yun? Magkadalawa? Sa Pilipinas, dalawa presidente. May Erap na, may Ramos pa. Kita nyo? Di ba siya maganda? Hindi ko masama. Walang lalabaging batas kung halimbawa maging dalawa ang Panginoon. Actually, si Haring, si David, sabi niya sa 121, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ilan ang Panginoon ni David? Dalawa. My Lord, the Lord said unto my Lord, sit down on my right. Sabi niya. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Kaya, ang Diyos Amay Panginoon, nung una siya lang, sabi niya, sa liban sa akin, wala iba. Eh, nung ipakilala niya yung kanyang anak, dalawa na sila. Dapat dalawa na rin ang Panginoon mo. Nung una, siya lang ang Diyos. Kasi hindi pa naman pinapakilala si Kristo. Eh, nung ipanganak na si Kristo, ng 1:5, Hebreo. Sapagkat kangino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw? Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nang dalhin niya na ang panganay, kailan ba dinala? Nung panahon ng unang siglo, panahon ni Maria at ni Jose. Nang dalhin niya ang panganay sa sangkalupaan, sinabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya, kung yung anghel sasamba kay Kristo, lalo naman tayong mga tao dapat sumamba kay Kristo. Kailan? Nung dalhin na siya rin sa lupa. Pero nung di pa dinadala, mula. Ako lang. Liban sa akin, walang iba. Sabi. Eh nung dalhin na, meron na. Hindi masama ba yun? Wala naman binalabag na batas yun. Wala pong mali ron. Maraming salamat. Hindi masama ba yun? Wala naman So yan po mga kapatid, mga kababayan. At ang video na ito ay ginawa ko upang maibahagi ko rin naman doon sa iba na hindi pa naabot or hindi narinig ang mga pagbo-broadcast nito sa pangangaral ng Brother Eli. So ito po ang paksa na kailangan pinag-uusapan ay ilan nga ba ang Diyos. So therefore pinapaliwanag nga naman ni Brother Eli na marami. Ngayon, ang ayon kasi doon sa nagtanong, ang paniniwala niya ay isa lang ang Diyos. Ay pagkaganyan, period na. So therefore, mga kababayan, bahala na po kayong umanawa kung anuman ang punto or anuman ang mga bagay na ipinapaliwanag ni Brother Eli. Doon naman sa nagtanong, ay bahala na po kayong humusga kung naunawaan din ba yung mga ipinapaliwanag ni Brother Eli, mga kapatid. So yun po ang kabuhan. Muli ang paksang pinag-uusapan doon ay ilan nga ba ang Diyos?
Ilan nga ba ang Diyos na ipinapaliwanag sa Biblia? Ipinagdiinan nung nagtanong, Panginoon daw yung nasabi ni Brad Ely. Eh ngayon, bagamat hindi nga naman Diyos ang nakasulat doon or ang nabanggit ni Brother Ely doon, pero sa iksi ng ating videong na panood na ginawaan natin ng reaction, ay may papaliwanag din yan sa banda roon sana kung mahaba-haba pa ang oras. Ganun pa man, mga kababayan, bahala na po kayong kumatol. Pero sa ngalan ng pananampalataya, basta't nakasulat, tayo po ay maniniwala na yun po ay nakasulat ayon sa Biblia. Hanggang dito na lang po, mga kababayan, kung yan may inyong nagustuhan at kung kayo man is nakasubaybay sa video na ito, mayroon kayong time dyan, baka naman pwede pakishare and likes and subscribe sa ating channel. Hanggang dito na lang po, mga kababayan. God bless at bye-bye na po. Hanggang sa muli. Salamat.